January 19, 1966, sa Tully, Australia, si George Pedley nakakita ng isang UFO na siyang bumago sa kanyang buhay. Alas 9 ng umaga, minamaneho ni Pedley ang kanyang tractor papunta sa kanyang trabaho sa isang banana plantation ilang milyang layo sa south. Habang papalapit sa plantation, nakarinig siya ng isang hissing sound, parang tunog ng hangin lumalabas sa isang gulong. Lumakas ito sa puntong mas malakas na ito sa tunog ng makina ng tractor, kaya't sinubukan niyang hanapin kung saan ito nanggagaling. At doon niya nakita, sa ibabaw ng mga puno, isang object na hindi niya ma-identify. Mabagal ang pagbaba nito at umalis ang napakabilis, hanggang sa bigla na lamang itong nawala. Nilapitan niya ang pinanggalingan ng UFO at doon niya nakita ang tila lubog na parte ng lupa. Halos perpektong bilog ito, nasa 30 feet by 20 feet ang laki at tila bakas ito ng nakita niyang UFO. Ang hindi naisip ni Pedley ay ang karanasan niyang ito babago din ang buhay ng marami pang tao sa mga sumunod na taon. Dahil ang pangyayaring ito sa Tully, Australia ay ang unang report ng misteryosong crop circles. Kahit marami nagsasabing ang pangyayaring ito sa Australia ang unang report ng crop circle, para sa ilang crop circle fanatics, hindi ito ang una. The Mowing Devil or Strange News Out of Hertfordshire, isang English woodcut pamphlet na napublish noong 1678. Tungkol ito sa isang magsasaka sa Hertfordshire, ayaw niyang magbayad ng naaayon sa gustong presyo ng mga manggagawang maggagapas sana ng kanyang bukirin. Sinabi niyang mas gugustuhin pa niyang ang diablo na lamang ang maggapas nito. Ayon sa pamphlet, nang gabing iyon tila nasusunog ang bukirin. Kinabukasan ay nagapas na ang bukid at walang sino mang mortal daw ang makakagawa nito. Ang illustration sa pamphlet na ito ay ang sinasabi ng ilang crop circle researchers na isa sa mga unang recorded na kaso ng crop circles. Ngunit makikita rin sa illustration na pinutol ang mga crops, hindi gaya ng mga crop circle na nakadapa lamang ang mga halaman. 1880, isang amateur scientist si John Ron Capron nagpadala ng sulat sa editor ng Nature, isang British weekly scientific journal. Inilarawan niya ang ilang circles sa flattened crops na pinaghihinalaan niyang nabuo nang dahil sa isang cyclonic wind action. Ang characteristics nito parehas sa mga modern day crop circles. 1932, isang archaeologist si Elliot Cecil Kerwin na obserbahan ng apat na dark rings sa isang field malapit sa Chichester. 1963, si Patrick Moore inilarawan ng isang crater sa isang potato field sa Wiltshire. May ebidensya ng spiral flattening at iniisip niyang gawa ito ng isang unknown meteoric body. Kahalintulad naman ito ang nadiskubre ng isang astronomer na si Hugh Ernest Butler. Sinasabi niyang maaring dahil ito sa ilang lightning strikes. Karamihan ng report ng crop circles lumabas noong late 1970s. 1980s ang sumikat ang crop circles. Nakuha kasi nito ang atensyon ng mainstream media. Nireport ng media mga crop circles na makikita sa Hampshire at Wiltshire at magmula noon, dumami, lumaki at mas naging komplikado ang mga disenyo ng crop circles. Sa ngayon, nasa 10,000 na ang bilang ng reported crop circles at sa buong mundo yan, sa dating Soviet Union, United Kingdom, US, Canada at maging sa Japan. Ilang paliwanag na ang binigay sa fenomenon na ito. Nariyan ang natural causes gaya ng rear winds, downdrafts at lightning. Maaari ding unknown weather phenomenon. Pero ang pinakakilala sa kanilang lahat ay ang mga aliens. Ang Arecibo Telescope ay isang 1,000 feet spherical reflector radio telescope
Binuo sa isang natural sinkhole sa Arecibo Observatory malapit sa Arecibo, Puerto Rico. Nabuo noong November 1963, ito ang pinakamalaking single aperture telescope sa loob ng 53 years. Hanggang sa nahigitan ito noong July 2016 ng FAST o 500-meter aperture spherical telescope ng China. Noong 1974 bilang demonstration ng ating technological achievement, gamit ang Arecibo Telescope, nagpadala tayo ng isang interstellar radio message sa global cluster Messier 13. Tinawag itong Arecibo Message. Ang mensahe, naglalaman ng basic information tungkol sa humanity at Earth. Ang mensahe may 7 parte, sa bawat parte naka-encode ang mga ito. Ang mga numero mula 1 hanggang 10, atomic number ng mga elements na hydrogen, carbon, nitrogen, oxygen at phosphorus. Ang mga elements na yan ang bumubuo ng ating DNA. Mga formula sa mga chemical compounds na bumubuo ng nucleotides ng ating DNA. Ang estimated number ng DNA nucleotides sa human genome at graphical representation ng structure ng ating DNA. Average height ng tao, graphic representation ng human, populasyon ng mga panahong iyon. Graphic representation ng solar system kung saan nakaangat ang pangatlong planeta, ang planetang Earth. Graphic representation ng Arecibo Radio Telescope at ang dimension nito. Ang mensahe ay demonstrasyon lamang ng human technological achievement. Hindi ito seryosong tangka sa pakikipag-usap sa mga extraterrestrial. Pero noong 2001, sa hindi naasahang pangyayari, nakatanggap tayo ng reply. 2001, malapit sa Chilbolton Radio Telescope sa Hampshire, UK, lumitaw ang isang craft formation. Tinawag itong Arecibo Answer. Makikitang halos parehas ito ng Arecibo Message, may ilan lamang pagkakaiba. Parehas 23 by 73 grid. Parehas ang chemical data, ngunit nadagdagan ng silicon. Nagbago rin ang diagram ng DNA. Ang pictogram ng human, mas malaki ang ulo. Siyam ang planeta ng solar system, ngunit hindi lang ang pangatlong planeta ang nakaangat, kundi pati ang fourth at fifth planet. Ang Arecibo Telescope, pinalitan ng isang crop circle na lumitaw din sa parehas na field, isang taon bago pa man lumabas ang Arecibo Answer. At binago rin ang binary representation ng diameter ng transmitter. Maraming naniniwalang sagot nga ito sa Arecibo Message, ngunit hindi sumasang-ayon ng SETI. Para sa kanila ay highly improbable na isang extraterrestrial response ang Arecibo Answer. Halos isang taon ang lumipas, may isang crop circle muli ang lumitaw. At sa pagkakataong ito, may maliwanag na mensahe. May mukha, ngunit hindi tao, at may disk na naglalaman ng binary code. Sinubukan itong i-decode gamit ang ASCII code at ang mensahe. Beware the bearers of false gifts. We oppose as a deception. Conduit. Clock. Kaya't ano ba talaga at saan nang galing ang mga crop circles? May mga nagsasabing mga mensahe ito mula sa mga extraterrestrial gaya ng Arecibo Answer. Mga komplikadong design, maaaring may ibig sabihin, pero para sa ilan, mga hoax lamang ang mga ito, gawa ng kung sino mang grupo ng mga tao. Pero sino naman ang gagawa ng ganito kalaki at kakomplikadong hoax? Noong 1991, sa isang British newspaper, may umamin. Noong 1991, naging headline si Doug Bauer at Dave Chorley. Sinabi kasi nilang sila nagpasimula ng crop circle phenomena noong 1978. Simple lang ang mga tools na ginamit nila. Tali, isang tabla ng kahoy at nakabilog na wire sa isang baseball cap na tutulong sa kanilang makapaglakad ng tuwid sa mga crops. Para patunayan, gumawa sila ng circle crop sa harap mismo ng mga journalist at ng isang crop researcher na si Pat Delgado. Sa mga pag-aaral ni Pat Delgado, sinabi niyang hindi hoax at authentic ang mga crops
hanggang sa pinakita mismo sa harap niya ni Bauer at Charlie kung paano nila ito ginawa. Sinabi ng dalawa na silang responsable sa lahat ng crop circles na lumitaw bago ang taong 1987. At ayon sa kanila, lagpas 200 crop circles ang kanilang ginawa. At ang kanilang naging inspirasyon, ang Australian Crop Circle Report sa Thule, Australia noong 1966. Bagamat maraming crop circles sa maaaring sabihing gawa lamang ng tao, may mga naniniwala pa rin ang iba sa mga ito ay hindi may paliwanag. May mga levels ng complexity, scale at precision na para sa ilan ay tila hindi kayang gawin ng tao. Si Bauer at Charlie, nakakagulat ang kanilang istorya. Ang isang bagay na hindi may paliwanag na pakita nilang posible gamit ang simpleng mga tools at simpleng paraan. Pero hindi ganoon kaganda ang kanilang demonstration. Sinubukan nilang gayahin ng isang crop circle na sinasabi nilang sila ang gumawa at ang resulta, hindi parehas. Hindi singlinis at pulido ang kanilang recreation. Ilang ulit nila itong sinubukan ni recreate hanggang sa umayaw na lamang sila. At sa umaga pa nila ito ginawa. Ang crop circles kadalasan lumilitaw overnight. Kaya't kung may mga taong gumawa nito, sa gabi nila ito ginagawa. Si Bauer at Charlie maaaring gumawa nga ng ilang crop circles. At ang kanilang mga gawa maaaring nag-inspire ng iba pang tao sa buong mundo para gumawa rin ng kani-kanilang crop circles. Marami sa mga crop circles gawa nga ng tao. Madali kasi ito makita. Ang mga crop circles makikitaan ng footpath, kaya't kadalasan makikitang ginagawa mga ito kung saan may tractor lines. Diyan kasi sila dumadaan. Ito'y para hindi makita ang kanilang mga bakas sa field. Pero may mga pagkakaiba ang mga hoax na crop circles sa mga pinaniniwalang totoong crop circles. Ang mga man-made crop circles, makikitang matindi ang pagkasira ng halaman. Makikita ang mga marka sa isang side lamang, ang side na ginamitan ng tabla ng kahoy. Ang mga tangkay, makikita ang mga sira. Magulo ang direksyon, ang mga dahon, bulaklak, sira lahat. Hindi ganito ang mga pinaniniwalang genuine na crop circles. Maganda ang pattern ng totoong crop circle kahit ang mga nakadapang halaman. Kadalasan layered ang mga ito, braided pa nga ang iba. Karamihan sa halaman hindi talaga nasira. Sa ilang araw ay tutubo ulit ito vertically. May isa pang paraan para makita ang pagkakaiba ng isang genuine crop circles kumpara sa man-made. At yan ay ang bakas ng radiation. 1990s, isang biophysicist si William Levine ang nagsimulang mag-analyze sa mga halaman ng galing sa crop circles. Karamihan sa weeds makikitang elongated ang nodes at ang ilan, ruptured ang nodes. Tila pumutok ang mga nodes. Maaari lamang yang i-replicate sa paggamit ng microwave. Ang microwave radiation iinitin ang water content ng mga nodes hanggang sa pumutok ito. At hindi yan kayang gawin ng kahit ano pa mang wooden planks. Sa pagsasaliksik ko sa topic na ito, tila mas lalo lamang dumami ang tanong kesa sa sagot. Sa totoo lang, marami pang istorya ang nakadikit sa crop circle phenomenon. At habang inuungkat mo ito, ay palalim ka ng palalim sa rabbit hole. Bakit ang mga crop circles ginagawa lamang overnight? Mabilis magawa kung tutuusin. Kahit ang mga komplikado at malalaking crop circles, isang gabi lamang ginawa. Bakit sa libo-libong crop circles walang witness habang ginagawa ito? Gaya ng crop circle na ito, lumitaw sa tabi mismo ng Stonehenge. 24/7 ang security dyan, nagbabantay laban sa mga vandals. Wala man lamang silang naramdaman o nakitang gumawa ng crop circle na yan? Kung mensahe man ito, bakit hindi gawing mas maliwanag? Sana English na lang o kaya Tagalog para sikat tayo. At kung mensahe nga yan, lagpas 30 years na ang mga iyan. Hanggang ngayon, hindi pa din natin alam ang gusto nilang sabihin. Kung meron man, bakit hindi na lang gawin sa harap ng maraming tao para tapos na ang debate? Ayon sa ilan, hindi pa kasi tayo handa.
Pasensyoso lang ba mga aliens? At sa loob ng lagpas 30 years ng mga mensaheng hindi natin lubusang makitaan ang dahilan, ay patuloy pa rin sila sa paggawa ng crop circles? O may ilang taong pinagtatawanan ng mga naniniwala habang kumikita ng pera? Sa huli, human art man yan, elaborate hoaxes o aliens, ang mga crop circle ay mananatiling isang kamangha-manghang aspeto ng human culture. Habang patuloy itong pinag-aaralan at pinagdedebatihan, isang bagay lang ang maliwanag, na ang misteryong ito patuloy kukuha ng ating atensyon at mananatiling isang simbolo ng mga bagay na hindi may paliwanag. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.